Isang araw, dinalaw si Mang Noel ng isa sa mga kaibigan niya na dati niyang kasamaan sa toda. Ayon pa dito, ay magdiriwang daw ng pag-isang taong kaarawan ang anak nito at isasabay na rin ang pagpapabinyag kinabukasan ng araw na iyon. Kaya naroon siya upang bumili kay Mang Noel ng mga produkto niyang saging na saba, kamote, native na manok at isang sakong kamoting kahoy. At inimbita nito si Mang Noel na dumalo sa pagdiriwang at gusto siyang gawing ninong ng anak nito. Dahil sa kaibigan iyon ni Mang Noel at malaki ang utang na loob niya doon dahil isa iyon sa mga tumulong sa paggawa ng kanyang kubo ng libre. Kaya pinaunlakan niya naman ang paanyaya nito at sinabing, sige, darating sila sa binyag ng anak sa kinabukasan. Tuwang-tuwa din naman ang kaibigan na magiging magkumpare na sila ni Mang Noel. Yung ibang binili noon ay hindi na rin pinabayaran pa ni Mang Noel bilang regalo na rin sa magiging inaanak niya sa binyag. Kinabukasan ay maagang gumayak ang buong pamilya ni Mang Noel upang bumaba na ng bayan. Aabutin pa kasi ng halos isang oras ang magiging paglalakad nila, lalo at mabagal na maglakad ang asawa nito dahil sa malaki na ang tiyan. At magiging madalas din ang kanilang pagpapahinga. Matapos maihanda ang mga sarili at naisarado na ng mabuti ang bahay, ay nagsimula na silang maglakad. Mag-aalas 8 pa lang naman ng umaga noon. Alas 11 pa naman din ang oras ng binyag. Pero inagahan na nila para hindi pa mainit sa daan habang naglalakad sila. Ilang minuto na rin ang kanilang mahabang paglalakad ay may nakasalubong silang mga binatilyo. Medyo marurungis ang itsura ng mga ito at talagang titig na titig sa kanila, lalong-lalo na sa tiyan ng asawa ni Mang Noel na buntis. May kasama din ang mga ito na isang matandang lalaki at isang matandang babae na pagkahaba-haba ng buhok na halatang sumasayad na sa lupa ang dulo nito. Ito din ang mga taong nakasalubong nila Mang Noel noong kasama niya ang mga kaibigan nung itatayo pa lang nila ang kubo. Masama na rin ang titig ni Mang Noel sa mga ito dahil kahit papaano ay naghihinala na rin siya na maaaring totoo ang pagkakaroon ng mga aswang sa lugar nila. Dahil nga sa mga nilalang na lumusob sa bahay nila ng mga nakaraang buwan. Magandang umaga po! Bati pa ni Mang Noel. Sabi kasi sa kanya ng isa sa mga kaibigan niya na kailangang unahan ng bati ang mga aswang kapag nasasalubong sa daan upang maialis ang atensyon nito sa nakikitang bibiktimahin. At masumpa din ang ginagawa nitong pag-oorasyon. Isa pagkakataong iyon nga ay kitang-kita ni Mang Noel ang malagkit na pagkakatitig ng grupong iyon sa tiyan ng asawa niyang buntis. Pero matalim pa rin talaga ang titig na ipinukol ng mga iyon sa kanila at hindi pinansin ang kanyang pagbati sa mga ito. Kaya nagpatuloy na lang sila sa kanilang paglalakad hanggang sa narating na nga nila ang bayan. Dumaan muna sila sa bahay ng biyanan niya upang iiwan ang ibang mga dala nila bago nagtuloy sa simbahan. Lagpas na ng alauna nang matapos ang seremonya ng binyagan dahil sa maraming kasabay sa pagpapabinyag. Kaya halos mag-aalas dos na nang nagsimula ang kainan. Kahit sobrang gutom na ay masasabing
sulit naman ang paghihintay dahil sa masasarap din talaga ang mga inihaing pagkain sa kanila. Idagdag pa ang iba't ibang uri ng mga kakanin at panghimagas. Kaya mabilis na lumipas ang oras sa masayang pagsasalo-salo. Tuwang-tuwa din naman ang mga bata dahil sa meron ding mga palaro at mga palabas sa maliit na entablado. Maya-maya ay nakaramdam ng pagkaihi si Mang Noel. Kaya nagpaalam ito sa mga kainuman na magbabawas ng saglit sa may likuran ng kubo. Habang nagpapakawala siya ng tubig sa katawan, ay bigla niyang naalala ang oras. Dahil medyo padilim na rin kasi sa likuran. Dahil medyo madami ang puno doon. At naisip niya na kailangan na nilang umuwi. Kaya pagbalik sa loob, ay inaya na niya ang asawa at mga anak na uuwi na sila. Hindi na rin naman sila pinigilan ng kaibigan na ngayon ay ganap niya na ngang kumpare dahil ninong na nga siya ng anak nito. Pero sinabihan sila na maghintay lang ng kaunti dahil ipagbabalot muna sila ng asawa nito ng maiuuwing ulam at mga panghimagas. Pumayag naman sila Mang Noel at ikinatuwa pa nila iyon dahil siguradong gutom sila pagdating sa bahay dahil malayo nga ang kanilang lalakarin. Ilang sandali pa ay nakita nilang papalabas na ng kusina ang kanyang kumare at ibinigay ang isang bayong na gawa sa baka at sinabing saka na lang ibalik ang lalagyan kapag muli siyang makababa ng bayan. Abot-abot naman ang pasasalamat ng buong mag-anak dahil halata sa binigay na bayong na marami talaga iyong laman. Kaya nagpaalam na sila sa mag-asawa at tumulak na papauwi. Pagkadaan nila sa bahay ng biyanan ay sinabi ng biyanan niya na bukas na lang umuwi dahil tiyak na maaabutan na sila ng pagdilim sa daan. Sinabi naman ni Mang Noel na sa katamtamang bilis ng paglalakad ay tiyak na malapit na rin naman sila sa kubo pagsapit ng dilim. Tsaka may dala naman silang sulok at may buwan din naman sa linggong iyon. Kaya makadadagdag na rin sa liwanag ang buwan. Dahil nga sa may katigasan daw talaga ang ulo ni Mang Noel, kaya wala nang nagawa ang mga biyana nito. Habang nasa daan sila ay hindi umiimik si Mang Noel at ang asawa nito. Abala ang asawa niya sa pagtingin sa dinadaanan at si Mang Noel naman ay abala sa pagmamasid sa kapaligiran. Para daw kasing may mga nakasunod sa kanila na nagkukubli lang sa mga puno sa gilid ng daan. Hindi niya lang iyon sinabi sa pamilya niya para hindi matakot ang mga ito. Nang makalampas na sila sa paahong bahagi ng bundok ay nasa kapatagan na sila. Hindi na gaanong mapuno ang lugar na iyon dahil meron na rin doong bukirin na tinamnan ng mais. Kaya makikita na ang nasa kabilang ibayo ng lugar. Noong nasa bandang gitna na daw sila ay nabigla siya nang huminto sa paglalakad ang mag-ina niya. Kasalukuyan kasi siyang nakatingin sa bandang gilid kaya hindi niya alam kung ano ang tinitignan ng kanyang pamilya at narinig niyang biglang naiyak ang dalawa niyang anak at napakapit naman sa kanya ang kanyang buntis na asawa. Nang tumingin siya sa bandang unahan ay dito niya nakita ang tatlong malalaking itim na aso. Umangil ang mga ito habang nagliliwanag ang kulay pula ng mga mata at dahan-dahan ang mga ito na lumapit sa kanila. Dito na nila nakita na naglalaway ang mga ito at tila gutom na gutom at handa na silang gawing hapunan. Kaya inihanda na ni Mang Noel ang dala niyang itak at pumunta
sa harapan ng pamilya niya upang protektahan ang mga ito sa pag-atake ng mga mababangis na nilalang na iyon. Habang nakatuon ang atensyon niya sa mga nilalang na nasa kanyang harapan, ay laking gulat niya nang marinig ang pagpalahaw ng kanyang asawa sa likuran. Nang lingunin niya ang mga ito, ay nakita niyang kinakaladkad na ng dalawang mababalahibong nilalang na hugis tao. Pero parang sa aso na mahahaba ang mga mukha ng mga iyon na kumaladkad sa kanyang asawa. Kaya mabilis siyang kumilos upang undayan ng pagtaga ng itak ang isa sa mga aswang na humila sa kanyang asawa. Pero bago pa siya makahakbang ng isa, ay bigla niya na lang ding naramdaman ang malakas na kagat sa kanyang balikat mula sa likuran. At dahil sa sobrang sakit, ay napaluhod siya. At nasundan pa ng isa pang kagat mula sa isa pang nilalang ang kanyang kaliwang balikat. Pilit siyang nagpupumiglas habang nakikita niyang unti-unti nang nawawala sa paningin niya ang kanyang asawa na hinhila na papalayo ng mga mababalahibong nilalang. May malaking nilalang na nakatayo sa harapan niya habang hawak ang kanyang anak sa ulo at iniangat ito sa kamarahas na kinagat sa leeg na halos maputol iyon sa sobrang lakas. Naghalo na ang sigaw at pag-iyak ni Mang Noel nang makita iyon. Saka nakita niya na binitbit na rin ng isa pang nilalang ang isa niya pang anak. Kaya pinilit niyang igalaw ang kanyang katawan para muling makuha ang nabitawang itak. Halos mapunit na ang kanyang laman sa balikat dahil sa pagpupwersang makaalis sa kinakatayuan hanggang sa mabitawan siya ng mga ito. Pasubsob niyang inabot ang kanyang itak at nang madampot na iyon ay walang habas na siyang nagtatataga kahit unti-unti nang lumalabo ang kanyang paningin dahil sa dami ng tumatagas na dugo mula sa kanyang balikat na pinagkagatan ng mga nilalang na iyon. Napaatras ang dalawang nilalang noong nagsimula na siyang magwasiwas ng itak na walang tamang direksyon. At nang mapatumba na siya dahil sa panghihina, ay nakita niyang umangil na ng malakas ang dalawang nilalang sa kapatakbong umatake patungo sa kinaroroonan niya. Sa pagkakataong iyon ay nakahandusay na siya sa lupa ng nakatihaya. At bago pa makarating sa kanya ang dalawang nilalang, ay nakarinig na lang siya ng sunod-sunod na putok ng mga baril. At nakita niyang nagsitakbo na papalayo ang dalawang nilalang. At iyon na nga ang huli niyang naaalala dahil nawala na siya ng malay. Pagkagising niya ay nasa ospital na siya ng bayan. At nang tanungin niya ang nurse ay napag-alaman niyang ang biyanan at bayaw niya ang nagdala sa kanya dun. Tinanong niya rin dito kung naroon din ba sa ospital na yon ang asawa at mga anak niya. Sumagot naman ang nurse na siya lang ang tanging dala ng kanyang biyanan sa ospital na iyon. Napaiyak na lang siya sa pag-aalala sa kanyang pamilya at umaasang kasama din iyon sa nailigtas ng kanyang biyanan. Dalawang linggo pa ang lumipas ay walang ni isa sa mga kamag-anak ng asawa niya ang dumalaw. Pero may iilang pagkakataon na dinalaw naman siya ng kanyang mga kaibigan at kumpare. Sinabi ng mga ito sa kanya na hindi na natagpuan pa ang kanyang pamilya. Kahit man lang labi ay wala. Napaiyak na lang siya sa balitang iyon. Kaya noong sa tingin niya ay kaya niya nang lumabas ng ospital, ay nakisuyo na siya sa mga kaibigan na makikisakay sa tricycle at dalhin siya sa bahay ng biyanan. Pagkadating sa bahay ng mga biyanan niya
ay dumiretso siya sa pinto na nasa tapat ng sala dahil nakita niya sa bintana na naroon ang kanyang biyenang lalaki at babae. Pagkabungad niya sa pinto ay biglang galit na galit na tumayo ang kanyang biyenang babae at pinagsasasampal siya. Hinayaan niya lang ito na gawin ang pananakit sa kanya. Sinabi sa kanya na patay na ang buong pamilya niya at kasalanan niya iyon. Dahil kung hindi naging matigas ang kanyang ulo at nakinig ng sabihin ng mga biyanan na doon na magpalipas ng gabi, ay sana daw buhay pa ang kanilang anak at mga apo. Lumapit na rin sa kanya ang biyanang lalaki at sinabing umalis na siya at wag na magpapakita pa sa kanila dahil baka hindi ito makapagpigil at kung ano pa ang magawa nito sa kanya. Kaya maluha-luha na lang daw na tumalikod si Mang Noel at nagtungo sa kanilang bahay sa bukid. Habang tinatahak ang landas patungo sa kanilang bahay, ay nakita niya pa ang iilang bahid ng mga natuyong dugo at mga damong nahawi doon sa pinangyarihan ng masaker sa kanila ng mga aswang. Hindi niya napigilang mapaiyak sa mismong lugar ng pinangyarihan ng karumal-dumal na krimen. Hanggang sa nabuo ang matinding puot at galit sa kanyang puso. At sumumpang hindi siya titigil hanggat hindi napapatay ang mga nilalang na lumapastangan sa buong pamilya niya. Nang mahimasmasan ay tumuloy na siya sa kubo nila kung saan sila nakatira ng kanyang pamilya. Habang papalapit siya sa kubo ay umaasa siya na sana masamang panaginip lang ang lahat at makikita niyang naroon lang sa kubo nila ang kanyang pamilya. Pero nang datnan niya iyon ay gaya ng kung paano nila iniwan nung umalis sila upang dumalo sa binyagan, ay ganun na ganun pa rin ang itsura. Nakasarado ang lahat ng pinto at bintana. Napakabigat ng bawat paggalaw ni Mang Noel habang binubuksan ang kanilang pintuan. Pagkapasok ng bahay ay iniligpit niya ang lahat ng gamit at inilagay sa isang sulok. Inilabas niya ang isang katamtamang laki ng bag at naglagay ng iilang pirasong damit. Kinuha niya na rin sa taguan ang kaunting naipon nila ng kanyang asawa na para sana sa panganganak nito. At nang matapos ay muli na niyang isinara ang pinto at ipinako at muling bumaba sa bayan. Pagdating sa bayan ay dumiretso siya sa kanyang kumpare at inihabilin dito na kunin na ang lahat ng mga alaga nilang mga hayop at anihin na rin ang lahat ng pananim na mapapakinabangan dahil aalis muna siya ng bayan na iyon at hindi alam kung kailan babalik o kung babalik pa ba. Matapos maihabilin ang lahat ay umalis na siya at bumiyahi sa lugar kung saan sinabi sa kanya ng kanyang kaibigan na merong isang magaling na babaylan na maaaring makapagturo sa kanya kung paano lumaban sa mga nilalang ng kadiliman. Habang bumabiyahe ay baon-baon niya ang pangako na muli siyang babalik sa lugar na iyon upang maningil ng buhay na inutang sa kanya ng mga aswang at hindi niya hahayaang madami pa ang pamilyang matutulad sa pamilya niya dahil sa walang ni isa ang kumilos upang masupil ang mga iyon. Hindi masusolusyonan ang problema ng pamimeste sa bayan na iyon kung puro pagtatago at pagsasara lang ng mga bahay ng maaga ang gagawin. Kung hindi kikilos ang mga kinauukulan ay siya na mismo ang kikilos para wala nang matulad sa sinapit niya. Wakas.